Hi guys, welcome to our channel, Home and Hub Siblings. So I just uploaded this video just to help my fellow kabayans here in Sri Lanka who is married as Sri Lankan national. So this video is about how to process a spouse visa here in Sri Lanka. So yun nga guys, I just renewed my visa yesterday and the process is so smooth. So, kagaya nyo rin ako na, you know, every time na magre-renew ako, every time, how many years na ako dito? Sa Sri Lanka, 5 years, yeah. So, nakailang times na din ako na mag-process ng visa. But, you know, every time na magre-renew ako, still I have doubt. So, I need to ask some of other kabayans who already process or just recently process the visa. Some of them are replying, some of them sinson lang. Ayun, so, there's a feeling, no? If you ask something to your friend or someone who knows, tapos hindi sila magre-reply, parang there's something in your feelings, diba? So siguro kahit kayo mararamdaman nyo din yun. So naisip ko na mag-upload ng video, at least makatulong man lang to sa inyo or sa ating mga kababayan here in Sri Lanka kung paano mag-process ng spouse visa. So you can watch my video every time or anytime na may doubt kayo para hindi na yung magtatanong sa iba na ganyan. Kasi mahirap din magtanong minsan eh. Ayun, so dito sa video kong ito, so ilalahad ko lahat kung paano ko pre-process kahapon yung aking visa. So actually, I get 5 years visa. So 5 years visa unlock. Ayun. So yun na nga. So nagpunta kami ng immigration office. I think we reached there 6 o'clock. But because syempre alay-alay namin from Calmonite, Colombo. So how many hours travel? So it's a very, very long and tiring traveling. So yun na nga. So na dumating kami sa immigration ng 6 o'clock, but nagpahinga muna kami sa van, natulog muna kami, nagpahinga ganyan. Tapos 8 o'clock pumasok kami ng immigration office. So dare-diretso lang kayo guys, punta na agad kayo sa 4th floor sa Wing C. So pagkapasok nyo doon, pila na agad kayo sa issuing token. Kung naayos na yung mga forms nyo, like birth certificate nyo, ni wife, marriage certificate, and then passport copy also ni husband, yung photo nyo, tapos kung mag-a-apply kayo ng 5 years visa, mas mabuting meron na kayo nung affidavit for Sri Lankan spouse and affidavit for foreign spouse. Kung gusto niyo ng form, just PM me and I will help you and I will send it to you, the forms, para mapapirmahan niyo na in your place sa justice office or any lawyer. So that pagdating niyo dun sa immigration, ready na kayo. All forms are ready. Yeah, touch na lang dun sa pibil upan yung form, or kung meron na rin kayong form, so mas maganda, ipapasa nyo na lang. So, once na already fill up the form, attach yung lahat ng mga documents na nabanggit ko. Tapos, pag sinubmit nyo dun sa issuing token, bibigyan na kayo ng number and sasabihin sa inyo, punta kayo sa Wings B. Okay, sa Section B. So, that Section B, doon na yung control officer. So, maghintay lang kayo, pasan nyo lang, and then tatawagin kayo. So, kausapin na kayo ng control officer, nag-guiding your visa, kung
eligible ba kayo dun sa 5-year visa or 2-year visa or 1-year visa. Yan. So, depende dun sa apply nyo kung gano'n kayo na kayo katagal. Ayun, at it depends din sa pag-uusap niyo doon sa control officer. Mas maganda kung kasama niyo rin yung husband niyo, eh kung wala naman yung husband niyo at out of country, so kailangan may letter from your husband ng no objection letter. Okay, na may tatak ng embassy kung saan siya nagtatrabaho. Or direct, kung wala naman kayong ganun, direct ipapa-video call kayo ng control officer. And yung nung husband nyo. So, yun, madali lang. Tapos, once na natapos na yung interview sa inyo ng control officer, maghintay, sabihin sa inyo, hintayin nyo yung visa na, yung passport nyo, yung approved visa dun sa dispatch area. Balik ulit kayo dun sa Wing C. So, yun. So, after that, hintay nyo lang dun, ma-release na. So, ganun lang as in kadali. So, no need to worry, no need anything. Basta, remind ko ulit kayo kung ano yung mga requirements nyo. Birth certificate nyo, English translation. Marriage contract, English translation. Okay. And then, passport copy. Passport copy ni husband. No objection letter ni husband kahit kasama si husband. And then, the 2 affidavit of form. Affidavit of Sri Lankan spouse, affidavit of foreign spouse na may tatak na ng justice of peace or any lawyer. So, don't forget passport photo also. So, yun lang. As in, yun lang. So, napakadali mag-process. After 1 hour, nandun kayo sa immigration office, makukuha nyo na agad yung passport nyo with visa stamp. So, yun lang mga kabayan. So, I hope na nagkaroon kayo na idea or info regarding the spouse visa na ipaprocess nyo. Basta agahan nyo lang yung punta, maaga din kayong makakatapos. So, yun lang guys. And thank you for your support and watching my video. Nga pala, don't forget kung gusto nyo ng form and may something confused, so you can PM me direct and or message me direct and I will answer you. Hindi ko man kayo ma-replyan agad, but one thing is for sure, magre-reply ako. So yun lang, that's all for today. Thank you for watching, and kung bago pa lang kayo sa channel namin, please do subscribe and share. Thank you.